by Metro BBM. Nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon. At narito na ang kagiliw-giliw nating kasama, Aida Gonzalez. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Welcome sa isa na naman pong edisyon ng programang Gabay at Inspirasyon, Hindi Alta Presyon, ang hatid sa inyo ngayong hapon. Ako po si Aida Gonzalez. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras, alas 5 hanggang alas 6. Kaya ano man po ang pinagkakaabalahan ninyo sa mga oras na ito, lalo na mga nanay ng tahanan, sigurado naghahanda na yan ang kani-kanilang hapunan. Diyan lamang po kayo. Huwag niyong papatayin ang radyo. Tuloy niyo lang po ang inyong pakikinig at panonood sa amin at pagpa-follow sa FB at sa YouTube. O nga pala ha, syempre napapanood niyo rin po kami sa IZTV. Yan. So, ganun din naman yung ating mga kababayan na nasa lansangan pa rin at patuloy na nakikipagsapalaran sa matinding traffic. Patuloy ang ating pagpapaalala na chill lang, di ba? Huwag kayong ma-stress ha, makakarating din kayo sa inyong pupuntahan. Bawal magmadali. Maliwanag, Inchendez ka, Fred. Namiss kita. Anyway, ano bang meron ngayon ka, Fred? Pero hindi yan ang ating pagkukwentuhan nga pala. Sige, relax ka na lamang muna dyan. Medyo may konting twist tayo ngayon. Minus pastora tayo ngayon medyo. Pero tungkol pa rin sa pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Pero, Martes ngayon, right? Tama? Ikaw nakita ko sabi ko nga ba. Grabe, anong petsa na? November 29, isang araw na lang at bagong yun na yung huling buwan sa taong 2022. At ilang araw na lang at Pasko na? 26 days na lamang po at Pasko na. Bilang na bilang ni Mike yan. Sino to? Okay. Si Madam. Happy birthday, Miss Angie Evangeline Pascual. Sige po. Anyway, bago po ang tuloy-tuloy natin pagkukwentuhan, pagbibigay ng inspirasyon, pag-encourage sa inyo ngayong hapon, syempre, hindi mangyayari yan kapag wala pa ang ating opening prayer. Tama ka, Fred? Tama. Oo, pero hindi ako magbibigay ng prayer. Ang ating magiging partner, panauhin ngayong hapon. Pero mamaya ko na siya sa inyo ipapakilala ng lubos. Paparinig ko na lamang muna sa inyo ang kanyang boses sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng opening prayer natin sa ating episode ngayong hapon. Go ahead, Coach, para sa ating opening prayer. Okay, let's pray. Heavenly Father, we praise you and we thank you. Salamat sa gift of life and yes. Salamat na because of this gift, mm-hmm. maiintindihan namin ang lahat ng season ng aming buhay with mm-hmm. joy. Mm-hmm. Salamat for this opportunity and Lord, pinagpipray din namin sa lahat ng mga nakikinig mm-hmm. na they will realize and understand kung gaano kakabuti mm-hmm. at gaano kaganda yung plano mo sa bawat isa sa amin. Yes. Binibigay namin ang lahat ng glory sa iyo. In mm-hmm. God's name we pray. Amen. 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 Sino po ang nag-pray sa atin ngayong hapon na to? Secret. Siya po ay walang iba kundi si... tawagin na lamang natin siya sa... Nakung haba na ng aming kwentuhan kanina at after naming magkwentuhan, parang magkakilala na kami sa loob ng isang dekada na. Si Coach Hill Bong Abelia. Isa po siyang sustainable and purposeful growth business consultant and a lot more, di ba? So, magandang hapon sa iyo, Coach Bong. Oo. Magandang hapon. At I'm honored na naging kasama ako sa program mo. Yan. Welcome sa programang Beyond Buhay Metro. BBM for sure. Tama ba ako ka, Fred? Kala ko mali na ako. Oo. So first time mo bang mag-guest sa radio, yes, Coach Bong? Yes, it's my first time. Mm-mm. Ah, talaga? Mm-mm. Okay. So tanggalin mo ang kaba mo dyan. Okay. Alam ko namang sanay ka na makipag-usap sa mga, kasi nga bilang business consultant, di ba? Yes. At life coach din. Mm-hmm. Siyempre, sanay ka rin humarap sa mga tao, right? Sa maraming online tao. Online and offline ito. Oo, online at offline. Pero
first time mo dito sa radio. Yes. So, sigurado bang mai-inspire ang ating mga tagapakinig ngayong hapon sa iyong ibabahagi? What do you think, Coach Bong? I think I'm excited kasi ang gusto kong i-share yung journey. Ng journey natin sa mundo. And life in itself is really beautiful and exciting. So, ito yung gusto kong i-impart na as a life coach na ano to, bawat araw na meron kang hininga at meron kang gift of life, ito yung opportunity din natin na mas ma-appreciate natin yung buhay. Ayan. Regardless kung ano yung mga pinagdadaanan natin. Nako, patikim pa lamang po yan ni Coach Bong. So, kayong mga nakikinig po sa amin, nanonood at nagfa-follow, kung kayo ay medyo inaantok-antok at malamlam ang inyong buhay, tingin nyo andyan pa rin, patuloy ninyong hinahawakan ang nakaraan, patuloy ninyong hinahawakan ang epekto ng krisis, lalo na ng pandemya, baka isa po kayo dyan, pakinggan nyo po ang mga isishare sa atin ni Coach Bong, dahil sigurado pagkatapos nyo po siyang mapakinggan, uplifted ang inyong buhay. Gusto nyo ba yan? Palakpa ka, Fred, di ba? Sigurado, pati si ka, Fred, gusto yan. Kaya abangan nyo po ang mga ibabahagi ni Coach Bong Abella. Pero sa ngayon, susulyapan lang natin muna ng bahagya ang mga top stories na ngayong araw na ito ng Tuesday, November 29. Ano ba ang mga naglalakihang balita ngayong araw na ito ng Tuesday? Ano bang meron? Ito ang meron. Paggunita ng 159 na anibersaryo ng Bonifacio Day bukas, pinaghahandaan na. Ayan. O walang pasok tomorrow, no? Holiday. Kaya, ay di ngayon, sumeldo na. Diba? Kaya pala maraming nakangiti at maraming pila sa mga ATMs. Ito pa po ang balita today. Grupo ng pribadong ospital sa bansa handa sa epekto ng Omicron sa variant BQ1. Okay, pero sinasabi naman din na ihabol natin ito dahil na monitor din natin itong balita na pababang trend ng COVID-19 cases, nakikita na raw po ito ng Department of Health sa buwan ng Disyembre o the next month, 'di ba? So good news 'yan. Sana nga ay tuloy-tuloy nang bumaba at pumunta na siya sa zero. Ito pa ang balita, paggamit ng paputok, isinusulong na tuluyan ng ipagbawal. Oo, wag na natin ibili ng paputok, di ba? Bili na lang natin ng bigas, tama ba? Agree? Oo, di ba? Ilang kilong bigas ba ang paputok? Ko alam eh. Anyway, pero yun po, di ba? Hindi po yun mahalaga. Ito pa ang balita, presyo ng Noche Buena products tumaas na. Okay. Yung nga po kahapon balita din natin ito. Ibig sabihin talagang pinapaalala po ng mga otoridad na asahan natin na talagang medyo kailangan magdagdag po ng budget sa pamamalengke ng mga Noche Buena products dahil kung paano kaya yung 500 may mabibili pa ba yon? Edi siguro wag na lang yung mga branded, pero wag naman yung nako ha, paalala natin, wag naman po sanang sasamantalahin to ha ng mga alam mo na, 'di ba? Lagi kasi may ganun eh, may masamang mga na sasamantalahin, maggagawa ng mga yung hindi na okay na quality ng mga karne, tapos gagawing ham, ganyan. Sana naman po ay walang ganyan. Ito pa, ihabol din natin itong balita na to na na-monitor natin. Single ticketing system, aarangkada na raw sa unang bahagi ng 2023. At ito raw po ay ipatutupad ng LTO sa mga probinsya. Edi wow. Eto pa. Oo, so bago natin tapusin ito. Subsidy at libreng sakay program ng Department of Transportation, tiniyak daw po ng Kongreso na magpapatuloy. Aba so ibig sabihin may pondo pa, no? May pondo pa. Pero sana lang wag nating maririnig ang balita na ayun, naniningil yung mga operators kasi hindi pa nababayaran. Okay. Edi wow, sana nga
maituloy yung project na wala namang magiging kaakibat na problema sa dulo. So yan po ang mga top stories natin ngayong araw na ito ng Tuesday, November 29. At sa oras po na 5:14, din lamang po kayo, bibigyan lang po natin ang ilang paalala sa ating pagbabalik. Ayan, i-inspire na po tayo, encourage na po tayo, makikinig na po tayo sa mga ibabahagi ni Coach Bong Abella. Promise, babalik po kami. BBM, nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon. Nagbabalik po ang programang Gabay at Inspirasyon, hindi alta presyon, ang hatid sa inyo ngayong hapon. At katulad po ng binanggit ko kanina, kasama po natin sa studio ang isang business consultant, isa rin pong life coach, at maganda rin ang kwento, di ba? Maganda rin, at sabi niya nga, yung ginagawa niya ngayon, mukhang ito talaga ang calling, hindi mukha, ito talaga yung calling na binibigay, purpose na binigay sa kanya ng Lord. Kung bakit siya nilikha ni Lord, bakit siya dinala sa mundo. Anyway, Coach Bong, ayan, welcome back sa ating kwentuhan. Okay, konting background lang muna. Bago natin puntahan yung sinasabi mo, kasi yung pag-encourage dahil sa ngayon nga yung mga kababayan natin is, syempre dahil sa epekto ng pandemya, parang nawawala ng pag-asa at patuloy na doon nakakapit sa matinding epekto, no? Bago ka nakarating dyan sa ganyan mo ngayon na ginagawa, okay, ano ka before? Okay. I used to, dati ako nag-open ng mga store sa isang number one fast food company, mm-hmm, all over Visayas and Mindanao. Okay. And then after nyan, I went into consultancy hanggang sa naging client ko ang isang another big player na in-acquire siya ng dati kong... So, hanggang doon na impart sa akin on how to continue doing coaching strategies from branding to operations, which is hanggang ngayon ginagawa ko siya. And then, I realized na at the end of the day, hindi nga lahat pala about transaction. Mm-hmm. Ang dapat na connection mo sa client, connection mo sa isang tao, but dapat mo maintindihan paano ka dapat makapag-build ng relationship, kasi ito yung mas may lasting effect. Okay. Mm-hmm. Balikan lang natin yung word na transaction, kasi para mas maintindihan niyo na ng mga tao natin pag sinabing transactional okay, normally relationship. Normally kasi ay di pa lang sanay na tayo na dito sa mundo ganun, no? Mini-measure yung lahat ng ginagawa natin kung tawag dito, naibigay mo ba yung kailangan? Mm-hmm, so, on that context, parang ito yung transactional. Binili ko to, ibigay na saan yung produkto, ganun lang. Parang pero, laging may kapalit. Oo. Walang hindi naiintindihan kung nagkapagbigay ka ba ng impact? Nagkaroon ka ba ng tawag dito na nakapag, ikaw ba yung rason kung bakit hindi umiyak yung isang tao on that level? Hindi, walang relationship na aspect. Kasi normally nga sanay tayo na lahat transaction. So na embrace ko na yung pagiging coach ko, doon ko na realize na parang we need to go back to the drawing board at maintindihan talaga natin na para saan ka ba nabubuhay, ano ba yung purpose mo pag ginagawa mo ito, dahil the biggest why you're doing it. Yes So kasi pag naintindihan mo, mas nagkakaroon ng value. Yung kahit napagod ka all throughout the day, parang nai-excite ka pa rin gumising, kasi nga naiintindihan mo na hindi lang it's not about paperworks. It's not all about nagsusweldo ka lang every 15 and 30, but nai-enjoy mo ang sunrise, nai-enjoy mo yung sunset, nai-enjoy mo yung mga powerful words like thank you, I love you, parang ganun, on that level. And I think ito yung essence ng buhay. So ito yung mga napansin mo
na nangyayari sa mundo. Mm-mm. Oo, doon sa ilang taon ka na, Coach Bong? I'm on my golden years. Golden years. So, yes, for the past, bago ka mag-golden years, ibig sabihin, almost 50 years na, eh, ganun yung nakita mo, puro transactional. Lahat transaction, lahat based on performance. Uh-oh. Kasi inu-audit yung tindahan, inu-audit yung performance mo. Mm-mm. So, dapat, well, hindi na nakikita yung ano ba dapat yung in-between. Ano ba dapat yung in-between. So, yun yung nakita mo na, ito yung missing. Mm-mm. And nung nakita mo yung based dun sa naging pangyari sa buhay mo, nung nakita mo yung missing, yun ang nagbigay ng paliwanag sa'yo kung ano ang kahulugan, ng ano ang kahulugan ng buhay. Totoo. Kasi especially itong pandemic na to, ang daming nawala sa atin. Mm-mm. Physically, nawala yung self-worth, nawala yung confidence, nawala yung trabaho. And then one thing I realized, because of the pandemic at because of the challenges, ano ka, naging emotionally stuck ka doon. Mm-hmm. Hindi lang yun, Ayaw mong gumalaw, so you feel defeated. Mm-mm. So hindi ka makakakita loser ng solusyon. You cannot see what's, paano mo mabibridge yung problema to the solution. And then ang worst about it, you will never be the same. Mm-hmm. Kasi dun ka na obsessed sa nawala sa'yo. Okay, mm-hmm. Okay. Oo, so, pero gusto ko kasi kanina off the air na ikwento mo sa akin niya, what prompted you to do it then. So, merong pangyayari din sa buhay ko, sa buhay mo. Mahalaga din kasi yun eh, na para lang din maintindihan ng mga tao na ginagawa mo ngayon to para hindi na maranasan din ng iba. Nasabi mo nga, hindi mo, dahil babayaran ka lang na isang kinu-coach. Correct. Mo. Mm-hmm. Hindi ganun ang objective mo ngayon eh. Ang mas malalim mong dahilan, your biggest way, eh, ayaw mo nang maranasan yung naranasan mo na nung hindi ka nag-move on, nung pinanghawakan mo yung past experiences, eh, yun, hindi ka na makagalaw ngayon. So, totoo. Siguro, briefly, ano yung nangyari sa'yo na yun? Sige. May nangyari sa buhay ko na parang something very precious and personal na nawala on that level. Nang nawala siya, doon ako na parang ang most of my time na obsessed ako doon sa pagtatanong bakit siya nawala. Then I realized then one thing led to the other na nang sinurrender ko ang sarili ko sa the one, the big maker of it all, ang creator ko na Lord, sinusurrender ko kasi hindi ko talaga kaya. Ang nakikita ko lang kung ano yung nawala, ano yung negative effect sa akin, yung trauma. So everyday dala na dala ko yun. So hindi talaga ako makapag-move on. And kahit na anong effort na ginagawa ko, bakit ang lungkot-lungkot ko pa rin? Because number one, I was allowing that past, yung nangyari, to consume me. So I was so obsessed with that. Kaya hindi ko ma-realize at ma-appreciate yung gift of life. Hindi ko ma-appreciate na pwede ka pa pala magsabi ng the fact na buhay ka pa, na binigyan ka pa ng chance and opportunity, na you can utter these words pala, yung attitude of gratitude, yung thank you in its true sense. And then second, the reason na sad pala, na malungkot pa din ako, kahit in spite of, na hindi naman ako pinabayaan, I'm still getting projects, I'm still getting opportunities, but hindi ko yun ma-realize kasi I would continue to compare myself with others. Or kaya, dun sa kumuha. Parang tinitingnan ko na instead of turning that into an appreciation kung anong meron ka, dun ka nagpo-focus sa challenges. So, yun ang naging reason kung bakit biglang nagbago yung tingin ko sa buhay when I realized na, hey, stop living with your past kasi past is your past. You don't live there anymore. So pag merong confrontation, ito lang siyang sasabihin mo, I'm sorry, I don't live there anymore. Hindi na ako namumuhay sa past. And meron ka ng capacity to get up and then appreciate life. Mm-mm. So, anong nangyari is, hindi mo nare-realize yung meron ka at ang yes. pilit mong hinahanap ay yung wala ka. Pero sabi mo nga, di ba, na eh, nung natauhan ka, eh sabi mo nga, eh, eto, buhay pa naman ako, may mga projects pa naman ako. So, yun yung mga negative na yun ang nagpabagal
sa kaya hindi ka naka-move on. Parang yun yung parang na-bandage ka doon sa situation na yun. And then, so after, nung na-realize mo yun, nung kinatok ka, parang gano'n, hello, gising, gano'n. So, na-realize mo na hindi tama yung ginagawa mo noon. And I think another, pag ito siguro din, sa lahat ng mga nakikinig, pag may meron, nagkaroon tayo ng mga confrontation, at may mga kurot na, let's be intentional na kailangang may gawin tayo at mag-connect tayo sa creator na natin. Hindi na pwedeng, alam mo yun, yung parang... When you say, may kurot na, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, pag na-realize mo na itong mga bagay na to, minsan kasi, Ides, ang tingin ko, the reason minsan na bumabagal yung process ng change. Sa tao, sa isang tao. Kasi nagsiselfie pa tayo sa, literally parang sineselfie pa natin yung mga... Ina-enjoy pa natin yun kahit pa natin, na kaya negative. Kaya mahilig tayo sa drama eh. Yes. Yung parang, sige, I think you need to be intentional na pagod na ako, and then I wanna surrender, and then just allow your grace will to manifest and your will to manifest in my life. Okay. And pag naging intentional ka, then this is the time na you will appreciate so many beautiful things, na from smallest to the biggest surprises, na kahit na maliit or malaki, dun mo ma-appreciate yung buhay more. So anong nangyari is ano, hindi mo ma-let go yon, 'di ba? So, I'm sure ang dami nakaka-relate din sa ngayon kasi yun yung problema ng mundo. Kaya ang daming hatred, ang daming, 'di ba? Kasi daming ingay, tapos ang daming actually, 'di ba, nung panahon ng pandemya, talagang sumirit yung bilang ng mga mental cases. And even now, nung sa araw may nabasa lang ako report na talagang ang daming affected talaga yung kanilang mental health. And worse ata talaga, suicide and depression. So, ito ngayong pangyayaring ito, nag-drive sa'yo ngayon ito na talagang i-push itong pagbibigay ng inspiration, pag-encourage sa ating mga kababayan. Actually, parang nagkaroon ng different meaning yung coaching and consultancy ko. Ngayon, if I would like to connect with my client, hindi na yung parang, alam mo, yung parang I'm just there kasi to improve ko ano yung mga parameters, but this time, paano mo makokonnect na at maiintindihan mo sila on that level? Kasi being a consultant, nagiging transactional ka lang. Yes. No? Kasi dahil consultant ka, babayaran ka as consultant. Pero ngayon, nung naging life coach ka na, parang gusto mong matulungan sila kung paano nila din i-appreciate yung buhay. May mas malalim na kahulugan. Nagbibuild ka ngayon ng relationship na hindi transactional. And parang way of saying na it's okay for you to cry because I can cry with you also. Uh-oh. It's okay for you to be vulnerable because I can be connect also sa iyo, and establishing the safe yung environment, safe yung yung ano natin, yung environment na sa bawat isa. Because I think ang dapat maintindihan, life can really be very lonely, and then you have to connect. At the end of the day, we're just really connected with each other. Kasi relational nga being tayo. O kaya nga malungkot, although may sinasabi nga, diba, na no man is an island. So, totoo. Pero, ang iba kasi parang pinipilit pa rin, mag-solo. Kaya, pero hindi pwede kasi nga tayo ay relational being. Kaya nga, diba, sinasabi na hindi naman pwedeng, hindi naman kailangan palaging material things lang ang ibibigay natin sa ating kapwa. Pwede namang oras natin or yung pakikinig, malaking bagay na yun. So, Coach Bong, ano nangyari? Tinitingnan ko si Ka-Fred. Hindi, nagulat, nanibago lang ako, Ka-Fred. Kasi ngayon lang kita ulit nakita. Anyway, so Coach Bong, marami ka pang isi-share, right? Oo, di ba? Para mas maintindihan, makakonect yung ating mga tagapakinig, tagapanood. Especially, yung sa mga panahon na to ay ayaw, hindi maka-let go. Mm-hmm. Tama, di ba? At ng matinding epekto ng pandemya. At later on, isishare mo, ano yung magiging pamamaraan
pamamaraan paano nga tayo makakapag-let go, paano natin ma-accept yung reality. Oo, para yun yung tutulong sa atin, para maka-move forward. So, babalik po kami ha ni Coach Bong Abelia, makalipas lamang ang ilang paalala. Katulad nito, kayo po ba ay patuloy na naghahangad na maugat, malaman kung ano po yung karamdaman sa inyong mga katawan? Subukan niyo po ang Aviso Wellness Protocols. Ito po, yun kay Engineer Ismael Aviso. Dito po sa kanyang pamamaraan na uugat yung pinagmumulan ng karamdaman ng isang tao. At later on, natututunan niya kung paano siya maging doktor ng kanya mismong sarili. Ito po ang testimonya ng isa sa mga naging pasyente sa Aviso Wellness Clinic. Anong pangalan niyo po? Ako po si Danny Flores, 61 years old, nakatira po sa San Jose del Monte, Bulacan. Ba't kayo napunta sa Aviso Wellness? Dahil sa karamdaman po namin. Halimbawa, ano? Nagme-maintenance po ako ng 3 years na sa high blood. Okay. Nag-aabot naman ilang BP nyo? Pagka hindi ako minom dati ng gamot, 160-100. Mataas na nga, no? Ngayon, no? Ngayon po, hindi na umiinom ng gamot ng halos sa high blood. Isang buwan na sa high blood. Sa high blood. Ganun po. Nung matapos kayo magpunta sa Aviso Wellness? Hindi na po ako minom ng gamot. Hindi. Ibig sabihin, matapos kayo nagpunta sa Aviso Wellness, after 1 week, hindi na kayo nag-maintenance? Two weeks. After 2 weeks, hindi na kayo halimbawa, nagpunta kayo rito ngayon, tapos after 2 weeks, hindi na kayo nag-maintenance. Pero hindi tumaas yung dugo nyo. Okay. Ano po may ibang naramdaman nyo bago kayo magpunta rito? Dati kasi, masakit. Kahit nag-maintenance, masakit yung... Likod? Likod, balikat, dito sa sentido. Oo. Nung napunta ko dito sa Aviso Wellness Protocol, gumanda po yung pakiramdam ko. At yung pag-ano ko ng maintenance ay natigil na. Natigil na. Maraming salamat bro ah. Tuloy nyo lang. Ito ano, stability ano na lang tayo, no? Therapy na lang. Session, follow-up session na lang ito. Pero graduate na po kayo, no? At least alam nyo na yung paano gagawin, di ba? Para hindi kayo magkaroon ng problema sa stroke o high blood, ha? Salamat po. Babalik po ang programang BBM, nagbibigay gabay at inspirasyon, hindi alta presyon. Nagbabalik po ang programang Gabay at Inspirasyon, hindi alta presyon, ang hatid sa inyo ngayong hapon. Ang atin nga pong kasama sa studio, hindi natin kasama ngayon si Pastora Jenny, Sis Abby Trinidad na pumapalit sa atin dito tuwing araw ng Tuesday. Thank you. Ngayon, nilagyan lang namin ng konting twist pero magbibigay pa rin ng inspirasyon ng aming topic. Ito nga po yung life coaching na isinishare po sa atin ni Coach Bong Abelia. At kanina, narinig niyo siya sa unang bahagi ng ating program kung ano yung biggest why. Ano yung nag-drive sa kanya? Anong nag-udyok sa kanya? Bakit niya ginagawa ngayon ito bilang advocacy ministry o kung ano man trabaho na hindi yung pagkakaroon lamang ng transaction na sitwasyon sa pagitan niya at ng kung sino man yung kanyang kliyente, kundi magkaroon ng mabuild yung isang klase ng relationship na hindi naka-base lamang sa pera o di kaya dahil meron siyang matatanggap. Ang kanyang pinupush ngayon, ang kanyang patuloy na ipinapaliwanag is magkaroon ng relationship sa pagitan niya at nung taong kanyang yun nga, kasi ang trabaho niya po as consultant. Yes, pero ngayon as coach na. So, ginamit niya rin ito ngayon para bigyan ng encouragement ang napakaraming tao ngayon na naapektuhan talaga ng pandemya. At ngayon, ang nararamdaman ay
wala nang pag-asa at patuloy na pinanghahawakan ngayon eh yung nakalipas, yung nakaraan at ayaw hindi makapag-let go at may plano yatang doon na tumambay for life. So, yun po ang ipinapaliwanag ni Coach Bong na hindi natin pwedeng tambayan yung negative situation na nangyari sa ating buhay. So, Coach Bong, papaano natin ngayon? Ano ang gagawin ng isang tao para hindi siya mahikayat na tambayan ng isang negatibong pangyayari sa kanyang buhay? Mm-hmm. Number one, kailangan nating ma-recognize na kung ano man yung mga nangyari sa atin sa past, naging pwede siyang kasama sa ating pag-grow, part of the growth process. Kaya lang hindi yun ang definition kung ano ka at ano ang magiging mangyayari sa buhay mo. So, pwede kasing kung ano yung mga nangyari sa'yo in the past, huwag kang maludlok dun, but rather, tingnan natin ano yung mga lessons, ano yung mga learnings na pwede mong matutunan na you can be as a better individual. And one way of checking what kind of words are you uttering to yourself. Kasi normally, what you announce, you will experience that. So kung ina-announce mo palagi is pagod na pagod ka na dahil wala nang hope yung buhay mo, then ang implication nun, hindi mo talaga maa-appreciate even compliment. Hindi mo maa-appreciate yung mga tao sa paligid mo, even simple sunrise or sunset. Kasi nga, you're so consumed with yung mga ina-announce mo, lahat complaints, issues kunyari, on that yung, level. Kunyari, yung isang nanay, pagod na pagdating niya. Tapos, merong nag-greet sa kanya na anak niya, na nagbe-bless at nag-hello, mami. Hindi niya ngayon yun ma-appreciate. So, ang mangyayari ngayon doon, kung sensitive din yung anak niya o kung yung asawa man niya, di ba, nag-create ng another problem. Tama ba? Tama. So, kaya, mm-hmm. careful tayo kung ano yung sinasabi natin. Mm-hmm. One thing that I realized because sa mga nangyari sa buhay ko, I'm praising God na nakita ko kung ano ang beauty nun. Mm-mm. At ang nakita ko yung learnings. Kasi nga buhay ka pa eh. The fact na buhay ka pa at na-appreciate mo, na-turn siya into an attitude of gratitude. So, because of that, parang mas naging exciting ka na pag the next day, you don't even have to worry what's going to happen in the future. Eh. Kasi yung present, parang ang daming exciting na pwedeng mangyari sa buhay mo. And ito yung dapat na i-embrace mo along the way. Mm-hmm. At nangyayari yun, kung, yun nga, nagiging, dahil sa ina-appreciate mo ngayon, yung meron ka. Yes, oo. So, nanganganak siya ngayon ng mga positibong emotion, like sabi mo nga, nagiging excited ka kung ano yung mga mangyayari. So, yun yung unang step na dapat gawin. O, kailangan mo ma-recognize. Number one, dapat ma-recognize mo na kung ano yung nangyayari sa'yo sa past, may contribution yun para sa growth process mo. Hindi lang yun dumaan for nothing. Oo, pero hindi yun ang definition kung sino ka or anong mangyayari sa'yo in the future. Mm-hmm. Kasi along the gift of life, meron ding the gift of choice. Mm-hmm. The gift of choice to live miserable or to appreciate life all the more. Mm-hmm. Then second, mga practical application natin is dapat na you have to change the words na mga ini-embrace mo sa buhay mo. Kasi nga, from the gift of life, dapat mo ma-realize na you can also speak life. Mm-hmm. Yun yung ano natin, ang parang kaaway ng ano to, antidote of those mga atake na negative. Mm-hmm. Oo. Mm-hmm. And then, Example, mm-hmm. like, tawag dito, ang nakikita mo lahat, problema. Mm-mm. Okay? So, kasi parang, I'll just give you an illustration, Aida, no? Kung ang kamay mo nilalagay mo sa harap ng mata mo, ang makikita mo lang talaga, yung kamay, right? Mm-hmm. Or throughout, kahit na sabihin natin, binigyan ka ng masarap na pagkain, sa harap mo, merong nag-say ng thank you sa'yo, wala, ang makikita mo lang talaga sa kamay mo, all throughout the 24 hours, no? Mm-mm. Kung yun ang perspective mo. Mm-mm. Pero kung ilalayo mo yung kamay mo, I actually saw this illustration, at saka,
ginanyan mo to, so ang makikita mo na meron ka palang capacity to surrender. Mm-hmm. So pag sinurrender mo na to, that would mean na ina-acknowledge mo, ni-recognize mo na yes, may nakakaharap kang problema, but ina-acknowledge mo kung ano na yung kaya mo, and yet may capacity ka din na mag-surrender at Lord, ikaw nang bahala sa the rest. Mm-hmm. And by then, kung merong surrender, actually, ang dami mong makikita na I can see you. Mm-mm-mm. I can see Kuya Fred there. Mm-mm. I can see the bottled water. So, ang daming opportunity na pwede mo makita along the way. Mm-mm. Kasi kung hindi mo, yun nga, yung kanina illustration mo, kung yung kamay mo ay nakatakip sa mata mo, uho ko na pala, hindi mo nakita yung tubig na may naglagay water. So hindi ka tuloy nakapagpasalamat dun, so hindi ngayon na napunan yung thirst mo. Yes, diba, kasi nakafocus ka lang dun sa kamay mo. Correct. Na kung i-example, nakafocus ka sa problema mo, samantalang ang dami pala namang mga, kasi nga the fact na buhay ka pa, so you're still capable of doing a lot of things pa, diba? Kasi besides, hindi nga yun yung identity mo. Yes. Dahil created ka ng isang powerful God. Kasi parang yung sinasabi na huwag ka mag-focus dyan. Kasi kung ilalagay mo yan at nag-act of surrender ka, mas madaming papasok sa'yo. Yes. Walang nakaharang. Yes. Okay. So, yun yung pangalo. What else? Paano pa makaka-bounce back? Very important yung sinasabi ko kanina na tama na yung patuloy tayong namumuhay sa past. One big factor for you to really get unstuck emotionally and to feel yung feeling mentally defeated sa mga situation natin is i-let go na emotionally kung ano yung issues, concerns, drama of the past. Kasi hindi mo ma-appreciate, hindi ka makakapag-move on, hindi mo ma-appreciate yung present kung ang dala-dala mo is your past. Sabi naman nung naging happy ako dun sa past ko na yun for a while nagbigay sa akin ng joy yun, ganun. So what if ganun yung katwiran ng isang taong ayaw mag-let go? I'm more on actually ang reference ko nito, yung past na na stuck ka. Kasi nga, ito yung you cannot see solution anymore. Mm-hmm. Ayaw mo nang ma-appreciate yung buhay mo. Mm-hmm. Kasi nga, paulit-ulit na obsessed ka na doon. Ito na lang yung parang ang nakikita mo na are anger, complain, when in fact meron ka palang capacity to bless. Curses na lang yung sinasabi mo palagi. Kasi nga, ang tinitingnan mo is ganito ka miserable yung buhay ko. So we have to let go of the past. Kasi nga pwede mo namang sabihin talaga na sorry, you don't live in my present anymore because you're part of my past. Ano pa yung mga pwede niya? Pero may mga tao talagang hirap na hirap silang makapag-let go. Meron bang pwede silang maging strategy maliban dun sa ganung kumbaga kung hindi yon nagiging effective sa kanila yung ganung pamamaraan, is there may mga ibang way pa ba? Very practical way na ang ano ko is huwag ka talagang titingin sa ibang tao. Okay. Yung you keep on comparing yourself with other people, yun ang hirap to let go. Kung binibase mo yung sarili mo or yung kung what you have now, kung anong meron yung ibang tao, or ano yung kawalan mo na bakit mas okay yung buhay niya, o kaya ako ganito pa rin, talagang hindi ka makakalabas on where you are right now. So, my personal experience, when I looked up, at dun ko nakita na na-appreciate ko kung ano ang weakness ko as an individual, then dun ko actually nakita ang gaano kalaki ang mundo para sa akin. And then dun ko na-realize na in spite of tawag dito, sometimes you get bashing from the internet. Yes, or yes. Yung base parang
scorecard palagi na how am I performing today? Yes, am I performing correct. 8, 9, 7, ganito? Napaka, mm-hmm, nakakapagod yun. Yes, pero yes, alam mo, pag at the end of the day, ang ano mo lang, ang practical, mm-hmm, na ano mo na ini-embrace mo yung kung ano yung identity mo na, mm-hmm, you are special, you are unique, you can be awesome, you can be wonderful. Mm-hmm. Things can just actually magic, ang miracles can just happen in your life, mm-hmm, in that context. So kung ang isang tao ay hindi niya matututunan ang mag-let go o bumitaw sa nakaraan, may mangyayari ba sa kanya? Parang ang ano ko nito, ang tawag dito, kasi dapat maintindihan mo, mm-hmm, kung what are you really made of. Parang isang barko. Mm-hmm. Siguro kung si barko, pwede niyang sabihin or bangka, ayoko nang pumalaot. Mm-hmm. Gusto kong pwede dito lang ako sa, mm-hmm, sa kung saan ako naka-attach. Kasi minsan... kasi mahina ako, baka may ganito ayaw dito. Ayaw mo ng waves, ayaw mo ng masamang weather, things like that. Pero we have to go back to an understanding na ang barko is made to sail. Uh-oh. Is made to go out. Mm-hmm. Is made to really experience waves. If kailangan ka mag-let go sa tali mo, mm-hmm, para maintindihan mo at ma-appreciate mo yung buhay. Mm-hmm. So pag hindi ka nagkaroon ng recognition kung what you are really made of or, mm-hmm, kung ano yung identity mo, I believe as a coach, hindi mo fully ma-understand yung, mm-hmm, beautiful meaning of life and the gift of life. Mm-hmm. So doon sa mga kliyente mo ngayon na mga negosyante na syempre ang hirap mag-move on, mm-hmm, dahil sa, kasi usually nga, especially mga MSMEs, retirement ano niya yan, diba, yung pinuhunan, tapos kung ano-ano pang kwento, tapos natunaw nga nung pandemya, paano, ano yung pwede niyang gawin, effective way para siya maka-let go? Number one, for you, para maintindihan talaga, on the context naman ng mga practical, I believe na wala talagang learning na mangyayari. Walang appreciation na mangyayari kung walang humility. Ang dami-daming breakthrough na nangyari with my clients nang first ni-recognize sila na this is where we are now. Mm-hmm. And then humility just came into the picture. Paano natin ito tatanggapin na walang sigawan, mm-hmm, walang tawag ito, away na mangyayari, but just recognizing na ito yung present natin. And then we just really like be humble with each other. Mas nakikita nila with clarity, mm-hmm, kung ano, mm-hmm, mga dapat gagawin on a practical perspective. Mm-hmm. So, ibig sabihin, accept your, yes, reality. Yes. Mm-hmm. Kasi hanggat hindi ina-accept yun, paano mo susolusyonan? Eh, hindi, uh-oh, mo nga ina-accept na may problema eh. Mm-hmm. Diba? Kasi ang katotohanan, life is really difficult eh. Oo. Mm-hmm. Life is really hard. So, but huwag mo yung isi-sugarcoat. Huwag mo lagyan ng layer by layer. Mm-hmm. Kasi otherwise, you cannot move from this point to another point. Mm-hmm. Hindi mo mahanap yung bridge. Hindi mo makikita at maintindihan kung ano yung gagawin sa mga gaps na na-experience mo. Mm-hmm. Kung hindi mo to first and foremost talagang sinabi mo na ito yung reality ko na, mm-hmm, nahihirapan, mm-hmm, hindi ko to kaya, mm-hmm, kasi pag na-realize at na-recognize mo yon, then, mm-hmm, suddenly, mm-hmm, alam mo kung saan ka sisigaw, mm-hmm, saan ka maghahanap ng help, anong gagawin natin sa group, anong gagawin ko as an individual, mm-hmm, so issues of the heart then, mm-hmm, and then sa mga ginagawa mo coaching, nakita mo, na-realize mo na yun talagang susi. Kailangan meron ka, naniniwala ka sa Panginoon. Sabihin, okay? Yes. Tama ba? I realize, ang dami ko ring displacement, personally. Mm-mm. Ang dami kong issues, ang dami kong drama na in-entertain sa buhay ko. I'm not saying na ayos na ako ngayon. Mm-hmm. It's part of the process. Yes. But I realized and discovered na wala ako dito, hindi ko ma-realize yung buhay kung hindi ko na-realize na I need a personal Lord and Savior of my life. Mm-hmm. Ayan. Okay. So, yun po yun. Talaga, at then, wala tayong kumbaga, matuto lang tayong surrender at i-acknowledge ang Panginoon. And 'di ba nga sinabi naman niya, 'di ba,
marami kayong mararanasang ano, problema, troubles, pero 'di ba? Hindi naman tayo pababayaan. Napagtagumpayan niya, so mapapagtagumpayan din natin. Anyway, nako, ang bilis ng ating kwentuhan, nakaka kasi alam niyo po, sarap talaga mag-inspire eh, 'di ba? Kasi alam natin na maraming mga tao ang nandiyan sa situation ngayon. Kaya mahalaga na nakakarinig ng mga ganitong klase ng encouragement. So, lastly, coach, ano yung pwede mong ano maiwan sa ating mga tagapakinig, tagapanood at mga followers natin sa FB, sa YouTube? Napakasaya ng buhay. So, sa lahat ng mga nakikinig, sana ma-appreciate natin ang totoong essence ng gift of life. At meron tayong choice not to be sad anymore. Number one, stop living with your past and then be intentional about it. Speak life. And then second, and remind mo, pag ang past nagre-remind sa'yo ulit, sabihin mo na, sorry, I don't live there anymore. Mm-hmm. And then stop comparing yung mga sarili natin sa iba. Mm-hmm. So, yung mga moment na you feel na gusto mo nang bumigay, gusto mo nang tumigil, surrender. Look up and surrender. Kasi great and wonderful things can actually happen into your life. And ito yung essence ng attitude of gratitude. Ayan, okay. So, huwag niyong kalimutan yun ha, yung mga tips na binigay po sa atin. At yun eh, ano, hindi niya lang napulot kung saan-saan. Hindi niya yun na nasanghap lang sa hangin, hindi lang yung binato ni Ka-Fred kay coach mong sa oras na to. Ano po yun? Yung mga tips na binigay niya, strategies, ay base sa kanyang personal na karanasan ni coach mong. At ngayon, in-apply niya sa sarili niya at ngayon, ibinabahagi niya sa bawat taong mai-encounter niya. Diba? O, yun. Gets niyo na? Sige, at dahil isang minuto na lamang po bago kami magpaalam, isang bagay ang aming ihahabol, syempre. Gabay sa matamis na buhay. Share ko itong binahagi sa atin ni Pastora Jenny Mia, yung regular natin nakakasama dito kapag Tuesday. Ito raw po, reminders on how to be conscious in the presence of God daily. Number one, pray and worship the Lord early in the morning. Number two, saturate your mind in the Word of God. Three, have an attitude of yielding to the Holy Spirit. Number four, set a watch on wrong reactions. Develop, number five, a wholesome conversation. Tandaan niyo po yan. Number six, develop a positive attitude about the people whom you are working with. Number seven, recognize God's presence everywhere. Number eight, frequently commune with God throughout the days. At number nine, at dapat niyong hindi makalimutan, so the above reminders daily. Adyan na po natin, winawakasan ang ating Tuesday edition ng programang Beyond Buhay Metro. Salamat sa ating mga nakaagapay. Nasaan na yung mga nakaagapay natin dyan? Where are you? Ah, wala. Ayan, si Ka-Fred Balamala, Sokmed naman natin, si Elaine Dimalanta, ang ating mga writers, si Rashid Loxin, si Iriam Sancho, at si... CA naman natin ay si Micah at si Jessa. Salamat din sa mga taga-engineering, sa transmitter. Thank you. Mga nanood po sa amin, nakinig, nag-follow sa YouTube at sa FB. Ganun din yung mga listeners natin, followers sa Luzon, Visayas at Mindanao. At yung mga OFWs po na narating ng ating broadcast. Salamat. At of course, yung mga tumutok sa atin naman po sa mga AM radio station. And ihabol pa natin, IZTV, di ba? Napapanood din tayo dyan. Salamat din po sa inyong lahat. At, of course, yung atin pong naging kasama ngayong hapon dito sa studio, si Coach Bong Abelia. So, Coach Bong, habol ko lang, pwede ka ba nila, nag-entertain ka ba ng mga tao para i-coach pala? O saan ka nila
Okay, gusto mong, oo. Meron akong, if I may share my page, FB, I have Coach Bong. So they can just find it on Facebook and they can give me a message. Meron din akong TikTok, okay, on coaching also. So Coach Bong, Heal BPA. So if they would want to connect with me, I can may it be personal, individual, or group, I can be your coach, your life coach. Ayun, Coach Bong. Yes. Yun ang iyong FB account. Yes. Yeah, message ka lang doon. Anong profile? Ano bang profile dito? Tignan natin. Ayun. So, message yun lang po siya doon. Susunod na ang programang trending ngayon kasama si Rashid Locsin at si Iriam Sancho. Nakita mo? Yun, hinahanap ko. Yung hanap ko. Ano siya? Nakatayo ng parang, ayan. Ayun. Okay. Nakatayo. Na may hawak na microphone. Ayun. Coach Bong, yun lang pala. Simpleng ganun lang. Simple lang. Sige po, marami pong salamat. Magandang hapon. To God be the glory. Bye! Magbibigay ng matalinong opinyon. Halina't makinig at mag-enjoy tuwing hapon. Buhay Metro! BBM, nagbibigay gabay at inspirasyon. Hindi alta presyon.